This is one of the best cafes we have ever Welcome been. Welcome to Mango 88 Mango Cafe and Bazaar. Mango 88 Cafe and Bazaar is one of the most famous cafes here in Ontario. Dito yan matatagpuan sa Pakret. Pero ang tanong ng bayan, bakit nga ba dinarayo ang cafe na ito? Malalaman nyo ang kasagutan kung bakit sa mga sasabihin at ibibigay ko information. Alam nyo ba mga Mari at Pare na napaka-interesting ng history ng cafe na you ito? You heard it right. Mas interesting pa sa love life mo. Oh, this cafe is actually a farm. Yes. Farm po ito noon. Kaya mapapansin nyo sa kapaligiran, mga Mari at Pare, na napakaraming puno ng mangga. And then, a lot of things happened, kaya nag-came up sila sa ganitong business. Actually, mga Mari at Pare, they just started selling noodles. But then, mga Mari at Pare, just like any other food businesses, nag-hit ang kanilang noodles. At nagsimula nang maghanap yung ibang mga customers nila ng iba pang mga pagkain na pwede nilang i-offer. And now, hindi lang noodles ang kanilang bestseller. But before we talk about their menu and their food, mayroon pang isang dahilan kung bakit pabalik-balik yung mga tao dito. Guys, this is one of the best strategies talaga na ginagawa ng mga cafes nowadays. Kailangang meron kayong unique na i-offer sa inyong mga customers. Lagi nating pakatandaan, lalo na sa mga negosyante dyan, ang social media, makapangyarihan. So dapat ka-post-post at ka-share-share yung itsura ng inyong cafe sa mga social media platforms, at diba? At mga Mari at Pare, look at the setup of their tables and chairs. So rustic and very traditional. And then na-realize ko nga mga Mari at Pare while I was taking videos na there. Na mas masaya pa ang mga customers to see places like this. Sa palagay ko nga mga Mari at Pare ay nasawa na yung ibang mga tao na makakita ng mga restaurants na may modern look. Parang mas natutuwa pa tayo makakita ng, alam mo yun, yung mga restaurants na back to basics ba? Yung puro wood. Basta yung something nakakaiba. At real talk tayo guys ha, may mga tao nga ngayon na mas priority pa ng ibang mga tao yung pwede nilang i-post at ipagmalaki sa kanilang mga social media platforms. And guys, this is one of the highlights of this cafe. Nakapaligid sa pond na ito yung napakaraming mga lotus plants with flowers yung mga places na kakainan ninyo. And as you observe, mga Mari at Pare, marami rin colorful umbrellas around the Alam place. Alam nyo, mga Mari at Pare, na napakasimple lang naman ang fasad ng lugar na to, diba? And for me, that simplicity is one of the key ingredients kung bakit successful ang place na to. Ang sarap Woo! Din kasing isipin na habang kumakain ka ng masarap na pagkain at puro nature lang yung nakikita mo around you, like plants, trees, and nipa hats. O, diba? Yung kasimplihan na yan, pampatanggal stress yan eh. Pero eto, mga Mari at Pare, mas matatanggal ang stress natin kung sisimulan na natin kumain. Tara na. Tingnan na natin ang kanilang menu and let's start ordering. Karamihan nga sa kanilang mga pagkain ay mga Thai food. And one of the tips at kailangan naman natin gawin talaga ay mag-ask tayo sa mga waiters kung ano yung specialty talaga ng restaurant. At sinabi nga sa amin ng isa sa mga staff nila na ang musate ang isa sa kanilang mga specialties. Pero ang galing ng inyong bulakin yung gala, mga Mari at Pare, hindi ako umorder ng musate. Napakarami din naman kasing mga choices, mga Mari at Pare. Ito, mga Mari at Pare, at pinapakita ko sa inyo yung mga nasa menu. And another reminder, guys, na dito sa Thailand, usually, pag nandito ka sa mga ganitong type ng restaurants or cafes, you need to write down lahat ng mga pagkain na o-orderin mo. And you should do it in Thai. Kaya naman, may isang technique dyan. Siyempre, magpatulong ka na lang sa mga waiters or sa mga staff na nandiyan sa restaurant. At ipa-translate mo na lang at sila na lang ang pabayaan mong magsulat. Kung mabilis ba ang pag-serve ng iyong mga in-order, hindi natin masasabi. Depende sa dami ng tao na nandyan sa cafe. And this is another important reminder, mga Mari at Pare. Ulitin ninyo yung mga in-order ninyo dun sa waiter na nag-take ng order ninyo. Gaya kasi guys, nang nangyari sa may amin, mga orders na hindi na-serve agad kasi hindi pala nailista nung waiter na nag-take ng order namin. Friendly reminder lang po yan. At ito yung mga in-order namin, mga Mari at Pare. Kauna-unang sa aming listahan ay ang fried chicken wings. Siyempre, what is life without tom yum? Ika nga. So, nag-order din kami ng tom yum. And this is seafood tom yum, mga Mari at Pare. At kung Thai food restaurant nga ang aming pupuntahan na ito, hindi mawawala. Somtam. At isang tip lang mula kay Bulacan yung gala. Kung o-order kayo ng somtam, huwag niyong sabihin na huwag maanghang or non-spicy. Ang sabihin niyo ay kung ilang sili yung ilalagay nila sa somtam. Ito, kadalasang nangyayari pag sinabi mong may pet o non-spicy, ay maanghang
pa rin ang ibibigay sa yung sumtam. Umorder din kami nitong beef barbecue na ubod ng sarap. And for our drinks, Mama Maret, pare, umorder din kami nitong coconut slushy. Na talaga namang bukong-buko ang lasa. Kaya naman pwede kong sabihin na this is a healthy drink. And we also ordered this cappuccino slushy. Dito sa mga drinks nila, hindi masyadong matamis. And for me, that's good. Pwede na ba kayong mag-request na mag-add ng sugar, di ba? At ito na, Mama Maret, pare, yung isa sa mga bagay na iniintay namin while we were eating here. Yung umulan. Guys, gusto ko lang ibalik sa inyo yung usapan about noodles. Kaya nga pala naisipan nilang noodles ang gawing business ay dahil ang noodles ay pwede mong kainin any time of the day. Wise decision, right? At according sa owner, ay nung mga unang araw nila na magbenta ng noodles, ay naka 200 bowls doon agad na sila. Doon start yung pag-grow ng kanilang business at nagsimula na maghanap yung kanilang mga customers ng ibang mga pagkain sa and menu. And right now, nasa 150 yung kanilang mga foods and drinks na nasa menu and nila. And they have more to offer, guys, kasi marami ding shops and stalls na nandito sa loob mismo ng cafe. Kaya naman, every person that works in this cafe is very busy. Aside sa pagpre-prepare at pagluluto ng mga orders ng mga customers, lagi nandyan yung mga staff nila to assist kung ano ang kailangan ninyo. And they also keep this cafe clean. Para naman kaaya-aya at kahali-halina sa mga customers na dumarayo, at hindi alam ba? Alam mo ba, Mama Maret, pare, another piece of information from Bulacan yung Gala na kaya ang dami rin dumarayo sa lugar na ito is malapit ito sa isa sa mga famous temples dito sa Nontaburi, ang Wat Bang Chak. So guys, if you're looking for a good cafe where you can eat good food, I recommend Mango 88 Cafe and Bazaar. At kung kayo may sasakyan na pupunta rito, don't worry dahil napakaluwag ng kanilang parking. Salamat ulit, Mama Maret, pare, sa pagsama sa akin sa galang ito. At huwag kayong mag-alala, Mama Maret, pare, dahil napakarami pa nating gagalaan dito sa Thailand. Thank you for watching my vlogs, Kap Kun Kap, and see you in my next one.